Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, aming Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa aming muli. Nawa ang iyong pagpapala ay mapa sa amin sa pagsisimula ng araw na ito sa aming buhay. Ipadala mo, Panginoon, ang Banal na Espiritu na siyang magsisilbing tanglaw upang kami ay makapakinig, magnilay at manalangin sa iyong mensahe sa araw na ito. Nawa aming Panginoong Hesus, anuman ang aming matututunan o maririnig sa umagang ito, ay magsilbing baon namin at maging pagkain ng aming kaluluwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparaanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngal ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagaanyayang muli sa inyo. Samahan niyo ako ng mga ilang minuto upang makinig, magnilay sa maaaring maging mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Tayo po ay nasa 13th linggo ng karaniwang panahon, July 1, 2021, at ang ating pong gospel ay Matthew chapter 9, verses 1 to 8. Jesus got back into the boat, crossed the lake again, and came to his hometown. Here they brought a paralyzed man to him, lying on a bed. Jesus saw their faith and said to the paralytic, "Courage, my son, your sins are forgiven." Then some teachers of the law said to themselves, "This man is blaspheming." Jesus was aware of what they were thinking and said, "Why have you such evil thoughts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or 'Stand up and walk'? To prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he then said to the paralyzed man, "Stand up, take your bed, and go home." The man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe and praised God for giving such power to men. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Kung napakinggan niyo po yung Ebanghelyo kahapon, ito ay parang halos karugtong sapagkat sa Ebanghelyo natin sa umagang ito, ang Diyos ay nagpakitang muli ng isang malalim na pagpapatibay at pagpapatunay na siya ay talaga namang anak ng Diyos sapagkat siya ay may kapangyarihang magpagaling na walang sino man ang pwedeng gumawa. Alam po natin, ano, nung panahon ni Jesus, meron nga tayong kasabihan, "No prophet is accepted in his own country." O walang sino mang propeta ang tinatanggap at talaga namang kinikilala sa kanyang sariling bayan. At ito ay napatunayan din nung panahon ni Jesus. Kahit siya mismo
yung mga taong kanyang nakagisnan, yung mga tao, yung komunidad na kung saan siya lumaki at nagkaisip, ay ito rin yung mga taong madalas na nagtatanong at nagdududa. These are the people who question his capacity. These are the people who question his authenticity. Ano po? His capabilities as far as what he was doing and what he was preaching is concerned. So ito po yung dapat nating tignan, ano po. So balit dito sa Ebanghelyo ngayon, ang Panginoon mismo ang nagbigay muli ng pagpapahiwatig na kung sino at ano siya at ano ang kanyang misyon dito sa mundo o sa sanlibutan nung siya ay nabubuhay. Nung kanyang pinatawag ang pagkakasala ng taong paralitiko, maraming nag-iisip at nagdududa at parabang binabati ko siya at sinasabi, sino itong taong to at nagpapatawad ng kasalanan? O sino itong taong ito at sumasambit ng mga ganitong kataga? Kung kaya ang sabi niya, ano ang mas mabilis, ano ang mas madali, sabi niya, o para patunayan sa kanila ang kanyang ginagawa, ang magpatawad ng mga pagkakasala o magpagaling ng may sakit. Kung kaya, pareho niya itong ginawa sa harapan ng mga taong tumutuligsa at nagdududa sa kanya. May mga tao na hindi naniniwala at may mga tao naman na mas lalong sumunod, tumalima at sinundan na siya kahit saan siya makarating. Maaring sa dalawang dahilan, dahil sa siya ay nagpapagaling at gumagawa ng milagro, o maari naman sila mismo ngayon ay unti-unti na hinihipo ng Banal na Espiritu Santo upang makita ang kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Ano po ang gustong ibahagi sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito? Kadalasan, pag tayo ay nananalangin, hinihingi natin ang nais nating sabihin, ang nais nating gawin, ang nais nating mangyari sa buhay. Kadalasan, ang mga panalangin natin ay puro paghiling, ano po, sa mga material na bagay. Maari naman tayo ay maligtas sa sakuna o sa sakit, o maari ng mga kamag-anak natin ay may gagawin, o kaya magte-take ng board exam, o kaya mag-a-abroad, magpapa-interview sa US Embassy o sa kung anumang consul sa Pilipinas para makapag-ibang bansa. Ito ay ipinagdarasal natin at hinihiling ng Diyos. Wala pong masama sapagkat ang paghingi at paghiling sa Panginoon ay tanda lamang ng ating pagkilala sa ating sarili na hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Na may mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin control. Pero pag tayo ay nanalangin at manampalataya, humiling sa Diyos, may posibilidad na ito ay ating mararating o ating matatanggap. Kaya lang minsan po mga minamahal, nakakaligtaan din po natin yung isang bahagi na dapat na hinihiling natin ng may kababaan ng loob sa Diyos. At ito ang nais ng Panginoon na unang-una dapat nating sabihin. Kung napansin niyo po, no, sa Ebanghelyo, ang sabi niya, Jesus got back into the boat, crossed the lake again, came to his hometown. Here they brought a paralyzed man to him, lying on a bed. Jesus saw their faith and said to the paralytic, Courage, my son, your sins are forgiven. Sa Ebanghelyo po, nauna ang pagpapatawad ng pagkakasala kaysa sa pagpapagaling sa paralitiko. Sa Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga at napakaimportante na unahin natin ang kalagayan ng ating kaluluwa. Unahin natin ang sitwasyon o kondisyon ng ating buhay pananampalataya na siyang sumasaklaw at siyang tumutugon sa paraan ng ating pagkatao, at kung ang ating kaluluwa ay malinis,
kung ang ating kaluluwa ay kaaya-aya sa Panginoon, ang lahat ng maari pa nating hilingin ay nakasisiguro na hindi malilimutan, o kaya naman ay nakasisiguro ipagkakaloob ng ating Diyos. Sapagkat ang dapat na manguna sa ating buhay, ang dapat na manguna sa ating sarili ay ang kalinisan ng isipan, kalinisan ng konsensya, ang kalinisan ng ating kaluluwa, na ito ay magkakaroon lamang ng totoong kaganapan kung tayo ay nananampalataya at nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon na tayo ay isang makasalanan. Kaya lang kasi madalas yung marami tayong hinihingi sa ating Panginoon. Pag tayo ay nangangailangan, nagpapakumbaba tayo, pikit mata natin at naniniklo tayo sa harap ng Diyos na gawin ang mga bagay upang maging kalugod-lugod sa Kanya, dahil tayo ay may hinihingi, tayo ay may pinapanalangin. Pero pagka natapos na, at lalong-lalo na kung natanggap na natin yung ating mga hinihiling sa Diyos, may iba sa atin ay bumabalik sa dating pag-uugali. Bumabalik sa dating nakakagawian o nakakasanayan. Kasi na-receive na nila yung hinihiling nila sa Diyos, maisasantabi na namang muli ang Panginoon. At masasadlak na naman sa mga gawain hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya ang ninanais ng Diyos sa atin, ano? Ang gusto ng Diyos ay yung kababaan ng loob ng paglapit natin sa Kanya at lalim ng pananampalataya na wala tayong magagawa kung hindi siya kikilos sa atin nang may pagpapakumbaba na tayo ay mga makasalanan at ihingi ang kapatawaran sa Diyos sa mga kasalanan ginagawa natin araw-araw bago pa natin ihiling sa Kanya, ano po, yung mga ninanais natin. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo, pinatunayan ng ating Panginoon, dahil sa pananampalataya ng paralitiko at ng mga tao sa Kanya, ay pinatawad niya agad ang pagkakasala ng paralitiko. At pagkatapos, dahil na rin sa parang naging hamon ng mga tao hindi naniniwala sa Kanya, pinagaling niya ang tao, no, sa kanyang sakit. Diba po, siya ay naglakad muli. Baka nga tumayo at naglakad muli. Ano po ang implikasyon nito sa ating buhay? Kapag tayo ay may maraming mga nararamdaman sa katawan o maraming suliranin o maraming problema na halos hindi natin makayanan at nag-iisip tayo bakit hindi maubos-ubos at sunod-sunod ang ating problemang kinakaharap. Minsan, sasabihin pa ng iba, hindi naman ako nakukulang sa aking gawain sa Panginoon. Naglilingkod naman ako eh. Nagdo-donate naman ako ng naayon sa sapat, no? O dapat, na dapat kong marapat kong ibahagi. Wala naman akong kinukutya. Wala naman akong sinasabihin natin na ginugulong pamilya o ginugulong tao. Subalit, hindi ako maubos-ubusan, mawalan, ano po, ng mga problema sa buhay. Tapos merong nagtanong, baka naman may mga tao ka rin naman na hindi nakasundo noong unang panahon, na hanggang ngayon, siguro bumabagabag sa kalooban mo, kaya minsan nagiging aspeto ito para lagi kang panghinaan ng loob. Kasi hindi payak ang iyong kalooban. Sasabihin ng tao, tapos na yon, matagal na yon, nakalimutan ko na. Pinatawad ko na siya. Ang tanong po, minsan minamahal ko mga kapatid, totoo ba? Tunay nga ba na talagang nakalimutan na at nagpatawad na ba? O tayo nga ba ay humingi na ng patawad? Totoo nga ba na talagang harap sa loob ng puso ng pagkatao natin, sa kailaliman ng ating puso at pagkatao, ay
sadyang nagpatawad na ba talaga tayo at naihingi na natin ito ng kapatawaran sa ating Panginoon kung ano man ang pagkukulang at pagkakasala na nagawa natin sa iba? Minsan po, mga minamahal kong kapatid, ang hindi natin paghingi ng kapatawaran sa Diyos, ang kawalan natin ng ugnayan at malalim na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, ng ating pananalangin, minsan ito ang nagiging hadlang upang mas makita natin sa mas maayos na paraan ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi natin alam, tayo pala ay nababalutan pa rin ng pagkakasala na hindi pa natin naihihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Na hindi pa natin naikukumpisal kung tayo ay Kristiyanong Katoliko. Na hindi pa natin buong kababaang loob na isusuko sa ating Panginoon. Kaya minsan yung mga sakit, yung mga nararamdaman natin, yung mga hindi natin na inaasahan na dumarating sa buhay, yung mga lalong-lalo na sa kalusugan natin, minsan kasi pag ang tao ay may kasalanan, punong-puno ng galit, punong-puno ng poot, punong-puno ng sama ng loob sa kung sino man, ang ating katawan ay naapektuhan dahil ang lagi natin itong naiisip, lagi tayong nai-stress, lagi tayong na-high blood dahil kasi hindi tayo makapagpatawad, hindi tayo makapag-let go ng mga kasalanan na nagawa sa atin. Ano po? Sabi nga nung isang kakilala ko, Padre, ang hirap patawaran ng isang taong napakalaki ang utang sa'yo. Totoo nga naman, mahirap magpatawad kapag inutangan ka at pinangako na babayaran ka, tapos parabang nung nakautang na, mas malakas pa sa hangin ng bagyo na bigla na lamang nawala at naglaho at hindi ka nakilala. Ngayon, ikaw yung nagpautang, ikaw pa yung nahihiya na lumapit at singilin siya sa kanyang utang. Kaya, minsan hindi mo mapatawad kasi ang sama ng loob mo, dahil talaga namang pinaghirapan mo yung pera, inutang sa'yo, hindi ka man lang makilala at maalala na dapat bayaran. Malaking kasalanan nga naman sa kanya, sa iyo yon kung yun ay ginawa ng isang tao. Totoo. Pero mga minamahal kong mga kapatid, huwag po natin kalimutan. Ang Diyos po ay di natutulog. Ang Diyos po ay hindi nalilingat sa ganyang mga bagay. Ang Diyos po ay hindi kailanman nawawala sa kanyang atensyon ang mga ganitong gawain na mga taong nananamantala kung kaya hindi tayo nakakapagpatawad. Pero ang nais po ng Panginoon ay hayaan natin na ibigay sa Kanya ang mga taong gumawa na hindi mabuti sa atin. Sa halip tayo, sa kabila ng nangyari, ay unti-unti at pilitin natin na magpatawad. At maaring isipin din natin kung anong naging dahilan kung bakit nagkaganoon. At i-surrender natin sa Kanya. At nang sa gayon, tayo ay unti-unting mabawasan yung ating galit, yung ating poot, hanggang sa ito ay maibahagi at maibigay natin sa Diyos ng sapat, ng buo at ng ganap. At Siya mismo ang kikilos. Kung tayo ay humingi na ng kapatawaran at na-surrender na natin yung galit, yung sama ng loob sa Diyos. Dahil Siya ang gagawa at Siya ang may karapatan na humusga. Sabi nga, huwag kang maghusga para hindi ka husgahan. Kung kaya ang sabi ng ating Diyos, mas gusto ng Panginoon na makita ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan, una sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat yan ang purpose niya kung bakit siya napunta sa mundo, upang tayo ay mapatawad ng ating Ama sa lahat ng pagkakasala. Yun ang kanyang dahilan kung bakit siya napunta sa mundo. Hindi lamang sa pagpapagaling ng mga may sakit. Kasama itong lahat, sapagkat ang Diyos, pag ang Diyos ay nagpatawad ng kasalanan, automatic yun. Nalilinis ang pagkatao ng sarili,
nalilinis ang kaluluwa ng taong pinatawad niya at susunod doon ang paggaling sa kanyang mga sakit na nararamdaman. Sa sana po, ganun din po tayo. Ano po, ilahad natin lahat sa ating Panginoon at ihingi ng kapatawaran ang ating pagkukulang, ang ating pagkakasala at nang sa gayon, ang lahat ng ating nararanasan ay unti-unti natin makikita na kaya naman pala natin at malalampasan natin dahil tayo ay nananampalataya sa Kanya. Napakagandang kumilos, napakatamis, lasapin, ang alam mong naglilingkod ka sa Panginoon nang wala kang dalahin sa iyong kalooban sapagkat ibinigay mo na sa Diyos at ikaw ay pinatawad. Kagaya ng paghamon ng ating Panginoon, kung tayo ay pinatatawad ng Diyos, dapat marunong din tayong magpatawad. Kaya nga sabi sa ating dasal, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kailanman, hindi tayo patatawarin ng Diyos hanggat hindi tayo natututo na magpatawad muna. Patawarin muna natin ng buo yung mga taong nagkamali sa atin bago tayo patatawarin ng ating Diyos. Ano po? Sana po, ganun din po ang gawin natin. Yan po ang baunin natin. Matuto tayong magpatawad upang maging karapat-dapat tayo sa kapatawaran ng ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkulob mo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng mga ibinigay mo sa amin muli. Sa umagang ito, patuloy mo kami, Panginoon, na basbasan. Patuloy mo kami, Panginoon, na biyayaan, O Diyos. At nang sa ganon, kami ay patuloy na tumahak sa landas na iyong binibigay sa amin. Ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan lamang po naming manampalataya ng lubos at ng gusto sa iyo. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O sana, ay madama ko na.